Manny Pacman Pacquiao. Isang pangalang tumatak sa larangan ng sports sa boxing dahil sa di pangkaraniwan na 8 Division World Title na kanyang nakamtan. Natanging ka sa isang boksingerong nakagawa ng ganitong record sa buong mundo. Paano nga ba nagawa ito ng ating pambansang kamao, Manny Pacman Pacquiao? Halina't balikan natin ang mga nakalaban ni Pacman upang maging 8 Division World Champion. Let's go! December 4, 1998, na makalaban ng ating pambansang kamao ang Thailander na si Chachai Sasakul upang paglabanan ang WBC Lineal Flyweight Titles. Sa tagpo na ito, mga idol, halos di pa nakikilala ang ating pambansang kamao Manny Pacman Pacquiao sa larangan ng boxing. At sa laban na ito, mga idol, makikita ang batang Pacquiao at kung paano nga ba ito naging agresibo sa pakikipagbakbakan sa ring. Natalo ni Pacquiao si Sasakul sa ikawalong rounds sa isang knockout nang tamaan ito ng isang solid na straight left punch ni Pacquiao. Sa tagpo na ito, mga idol, ito ang kauna-una world title ni Manny Pacquiao. June 23, 2001, nang makalaban naman ng ating pambansang kamao ang noon ay IBF Super Bantamweight Champion na si Lilohonolo Ledwaba na isang South African fighter. Sa tagpo na ito, mga idol, ito na ang kauna-unahang nagbigay ng malaking break sa boxing sa ating idol. Dahil sa pagkakataon na ito, ito ang kauna-unahan na lumaban si Pacman sa bansang Amerika. At dito rin nakita ng buong mundo ang isang malakas, mabilis at malakas na southpaw fighter na si Manny Pacman Pacquiao. Sa mismong laban, mga idol, round 2 pa lang nakatikim na ito ng knockdown mula kay Pacquiao. Nagulat ang lahat dahil di nila inaasahan na ganun kaaga makakatikim ng knockdown ang champion. At nang sumapit na nga ang round 6, dito tinapos na ni Pacman by knockout ang champion. Matapos itong bumagsak ng 2 beses sa round 6. I'm not okay. There's a weariness and almost a resignation in the eyes of Red Robert. And Joe Cortez has seen enough. That's a TKO victory for the very impressive Manny Pacquiao, who takes a good fighter and just takes him apart with power shots. November 15, 2003, nang makalaban naman ni Pacman ang isa sa mga tinuturing na isa sa mga malalakas na Mexicano fighter na walang iba kundi si Marco Antonio Barrera. Isa itong laban na ito na tumatak sa mga boxing fans, mga idol, dahil sa napakagandang naging laban nito sa featherweight division. Marami din ang nagsasabi na gagawin lamang pataba sa kratada ni Barrera itong si Pacquiao at hindi raw mahihirapan dito si Barrera. Nang sumapit na ang mismong laban, Round 1. Sa di malaman na dahilan nang bumagsak ang ating pambansang kamao, Pacman. Ngunit sa replay, wala namang tumamang suntok dito, ngunit binilangan pa rin ito ng referee. Nang sumapit naman ang round 3, knockdown ang inabot ni Barrera, mga idol. Sa tagpo na ito, mga idol, ito ang kauna-unahang bumagsak itong si Barrera sa buong karir nito sa boxing. Naging isang magandang bakbakan ito at maituturing nga na isa ito sa mga best fight ni Pacman. At nang sumapit na nga ang 11 rounds, itinigil na ng referee ang laban sa dahilan na halos di na makasuntok at bugbog sarado na itong si Barrera. Sa tagpo na ito, mga idol, si Manny Pacman ang kauna-unang Asian boxer ang nakakuha ng 3rd Division World Title. March 8, 2004, nang umakit sa super featherweight at makalaban ng ating pambansang kamao, ang isa sa mga maituturing na pinakamalakas na Meksikano na kanyang nakalaban na walang iba kundi si Juan Manuel Marquez. Kung matatandaan nga natin, mga idol, na 4 na nga na beses na nagtapat itong dalawa na ito dahil sa sobrang ganda na naging bakbakan ng dalawang ito. Sa unang laban nila ni Marquez, nakuha ng ating pambansang kamao ang 4th na world title nito. Sa unang laban pa lang ng dalawa na ito, masasabi ko talaga na isa ito sa mga best fights ni Pacman. Naging paborito ng madla ang rivals ng dalawang ito. Nanalo si Pacman sa unang laban nila
sa isang split decision. At ito ang ika-apat na world title ni Pac-Man. June 28, 2008, nang umakyat naman sa division na lightweight division si Pac-Man upang labanan si David Diaz at kunin ang title na WBC lightweight champion. Sa laban ay maaawakan na lang talaga kay Diaz, mga idol, dahil wala talaga itong binatbat sa ating pambansang kamo na si Pac-Man. Naging isang madugong laban ito dahil sa wasak na wasak ang mukha ni Diaz sa laban na ito, mga idol, dahil sa bugbog ang inabot ni Diaz sa pambansang kamo natin. Kaya naman nang sumapit na ang 9 rounds, tinapos na ito ni Pac-Man. Nakatikim ito ng left hook na tumapos sa laban. At ito na nga ang panlimang world title ni Manny Pac-Man Pacquiao. May 2, 2009, mula sa division ng light welterweight, nilabanan ni Pac-Man ang noon ay light welterweight champion na walang iba kundi si Ricky Hatton. Sino ba naman ang hindi makakaalala sa One Punch Man na ginawa nito kay Hatton? Sa buong boxing career ni Pac-Man, ito na ata ang may pinakamaganda at malinis na knockout na nagawa ni Pac-Man. Tila nawala sa sarili si Hatton matapos itong manakout sa ika-second rounds lamang. Ito na ang ika-anim na world title ng ating pambansang kamao. November 15, 2009, mula sa welterweight division. Sa tagpo na ito, mga idol, ito ang kauna-unahang sumampa sa division na ito, si Pacquiao. At ang nakaharap niya nga dito, mga idol, ay ang isa at kinikilala din na isang malakas sa boksingero na walang iba kundi si Miguel Cotto upang paglabanan ang WBO Welterweight Championship. Napakaganda na naging performance sa pambansang kamo natin sa laban na ito, mga idol. Dalawang beses bumagsak si Cotto sa kabuuan ng laban. Nagwagi si Pac-Man by technical knockout sa 12 rounds. At ito ang ikapito na world title ng ating pambansang kamo. November 30, 2010, nang umakyat naman sa divisional light middleweight division si Pac-Man upang harapin ang higanting si Antonio Margarito upang paglabanan ang bakanting WBO light middleweight title. Sa tagpo na ito, mga idol, ito na ang pinakamataas sa division na narating ng ating pambansang kamo. At kakalaba ng isang malaki at mas mabigat na timbang sa kanya na si Margarito. Alam naman natin ang sinapit ito si Margarito mula kay Pacquiao, mga idol. Bugbug bear na ang sinapit ito na talaga naman nakakaawa. Natapos ang laban by unanimous decision at dito nga nakuha ni Pac-Man ang ikawalong world title niya na talaga naman nakakamangha at nakakaproud. At naging kayamanan natin, mga Pilipino. Kung nagustuhan mo ang ating video, mga ka-istorya, isubscribe mo na ako dahil marami-marami pa tayong ilalabas na mga video tungkol sa boxing na sports. Maraming salamat po sa inyo, mga idol.